Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ilang araw hindi umuuwi si Keisha at doon lamang siya sa Burol kung saan siya dinala ni Jisoo noon. Hindi siya umalis doon dahil alam niyang doon siya makakapagpahinga at kahit saan siya tumingin ay si Jisoo pala naalala nito, lalo na ang masayang oras na nandoon sila. Pero matapos makapag-isip-isip ng ilang araw ay nakapagdesisyon si Keisha na bumalik na lang sa kanila. Alam niyang pinadala na rin ang invitation kaya malamang ay wala na doon si Jason. Pagkasakay niya sa kotse ay pinandar niya agad iyon pabalik sa kanila. Ngunit sa kalagitan ng kanyang pagmamaneho ay may napansin siyang isang kotse na nakasunod sa kanya. Patingin-tingin siya sa rearview mirror at chinecheck ito. Kulay itim iyon. Alam niyang sinusundan siya nito dahil kahit saan siya pumunta ay nakasunod ito. Doon na rin nagsimula makaramdam ng kaba si Keisha at kaagad hinanap ang phone. Kinuha na ito para buksan at nang may matawagan para mahinga ng tulong. Ah! Napatili siya nang bunggin siya nito mula sa kanyang likod. Kaya nabitawan niya ang phone at tumalsik sa kung saan. Naramdaman niya ang sakit sa noo niya at pagka-blurred ng mata nito. Nang may kape niya ang noo niya ay may malapot siyang nahawakan. At pagtingin niya sa kamay nito ay may dugo na ito. Natatakot man ay isinawalang bahala niya ang dugo sa noo at tumingin sa side view mirror. Nakita niya na nakasunod pa rin ang itim na kotse kaya sobrang takot na takot siya lalo na at na-injure na siya. Diyos ko, tulungan niyo po ako! Umiiyak na sabi niya at napatingin sa paligid. Ang kaso ay may matarik na bangin ang meron doon na mas lalo niyang ikinatakot. Gusto siyang patayin nang nasa loob ng kotse na iyon. Muli ay napatili siya dahil sa pagbangga nito. At gumiwang-gaywang ang kotse niya at muntik na siyang malaglag sa bangin, mabuti na lang at naayos niya agad ang manibela. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya pero useless ito dahil walang ibang taong nandoon kundi sila. Dahil madalang nadaan, doon kasi dumaan si Jisoo noon kaya naalala niya para mabilis siya makauwi pero nagsisisi na siya kung bakit pa siya doon dumaan. Nanlaki ang mga mata niya nang nasa kaliwa niya ang kotse at nasa kanan niya ang bangin. Ilalaglag niya ako! Iyak na sabi ni Keisha. Nag-isip siya ng paraan upang hindi siya madami sa kotse niya na malalaglag. Ayaw pa niyang mamatay. Ilang sandali lang ay naisipan niyang tumalon sa kotse niya. Kaya dali-dali niyang bilisan ang kotse para mauna siya. Kaagad niyang tinanggal ang seatbelt at pagkatapos binuksan niya ang pinto at tumalon doon. Nagpagulong-gulong siya sa highway at ramdam niya ang panghihina niya. Dahil doon at sa daming natamong sugat at kung ano-ano pa. Nakarinig siya na malakas ang pagkakasalpok at pagulong-gulong ng kotse niya sa sobrang lalim na bangin. Nakaramdam siya na parang katapusan niya dahil sa sakit na natamo nito. Nang mga sandaling iyon ay pumasok sa isip niya ang kanyang kambal kaya nilakasan niya ang kanyang loob at idinilat ang kanyang mga mata. Saktong pagdilat niya ay nakita pa niya na huminto ang kotse na itim at mukhang tiningnan ang kinilalagyan ng kotse niya at maya maya pa ay umalis na sila. Ilang minuto siyang nasa ganung posisyon at iniinda ang sakit sa kanyang katawan. Hanggang sa karinig na siya ng tunog ng ibang sakyan at nakita ang nangyari sa bangin at nakikita din sa kaniya ang duguan niyang katawan. Unti-unti nang pumikit ang kanyang mga mata dahil hindi niya kaya. Jason, tulungan mo ako. Jason, iyan ang huling nabanggit ni Keisha
nang unti-unti siyang lamunin ng antok dahil sa kanyang natamo. Huminto ang mga sasakyan na nagsidaanan dahil sa nangyaring pagkakalaglag ng kotse sa bangin. Tumawag kayo ng tulong! Sigaw ng isang lalaki na kabababa lang ng kotse nito at nakita nito si Keisha na wala ng mali sa sahig. Sugatan, kaya agad siyang lumapit dito. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niyang muli na kagad tumalima ang mga tao na nasa paligid. Marami na nakikiusyoso sa nangyaring iyon sa daanan. Hey! Wake up! Wake up! Tawag niya dito pero wala na talagang ulirat ang babaeng nasa harap. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng tunog ng ambulansya at ng mga pulis. Tumabi kayo! Kailangang madala agad ang pasyente sa ospital! Sigaw ng mga nurses at doktor na dumating dito dahil nakaharang ang mga tao sa paligid. Nang wala pa rin pakialam ang mga nakikiusyoso sa paligid ay hindi na nakatis ang mga pulis at ginamit ng mga speaker nila para tuloy mapalis ang mga tao. Kung maaari lang po ay magsilis ang mga taong walang kinalamang sa aksidente. Unti-unti nang bumibigat ang trapiko dito. At isa pa, matarik ang bangin kaya umalis na kayo. Doon na nagsialisan ang mga tao dahil sa sinabi ng mga pulis at may ilan pa rin talaga na naiwan na nakakaalam sa nangyari ng aksidente. Ang naabutan na naman ng iba ay ang malakas sa tunog ng kotse na nagpagulong-gulong sa bangin at dares ay wala na. Hindi nila alam kung paano nangyari iyon dahil nga malaking agwat ni Keisha sa ibang mga dumadaan doon. Sa kadahilanan na rin na madalang lang ang mga dumadaan doon dahil matarik nga ang daan. Sir, kami na po ang bahala sa pasyente. Sabi ng nurse at ipinasok agad si Keisha sa loob ng ambulansya at agad na umalis dito. Sasama sana ang lalaki pero pinigilan siya ng mga pulis. Sir, maaari po bang matanong kayo tungkol sa nangyaring aksidente? Magalang na sabi ng pulis kaya wala nang nagawa ang lalaki kundi ang tumango na lamang. Mga isang oras ang lumipas at wala nang nakikiusyoso pa at tapos ng tanungan ng sesyon ng mga pulis. At inangat na lang ang kotse sa bangin at naging matagumpay naman ito. Doon nga ay tumunog ang cellphone ni Keisha sa mga oras na iyon. Alam nila ang pagkakakilanlan sa babae dahil nakita na nila ang gamit nito sa loob. Nasaan si Keisha? Nasaan? Hindi! Sigaw na sabi ni Jason at pinigilan siya ng mga pulis dahil maaaring may makuha silang ebidensya sa sasakyan ni Keisha. Kaya hindi nito pinalapit doon. Sir, teka lang ho. Baka kayo mapahamak. Kakukuha lang namin ng kotse. Nalaglag mula sa bangin. Halos mapuupo si Jason dahil sa panghihina sa narinig niya. At iyak siya ng iyak. Naaksidente po ang biktima. Isang oras ang nakakalipas. At ngayon lang namin nakuha ang kotse mula sa pagkakalaglag sa bangin. Hindi makapaniwala si Jason dahil sa sinabing yun ng pulis. Ilang araw niyang hinahanap si Keisha tapos ito pa ang bubungad sa kanya. Tumayo ng maayos si Jason at kagad tinanong ang mga pulis na nando doon. Nasaan ang girlfriend ko, sir? Nasaan ang may-ari ng kotse? Kumusta siya? Buhay ba siya? Sigaw niya dito at halos kinuwelyo niya ang pulis na ito kaya agad siyang pinigilan ng iba. Sir, kumalma muna kayo. Nasa ospital lang na aksidente. Nakita siya kanina dun sa gilid ng kalsada. Mukhang tumulon ang biktima bago malaglag ang sasakyan. Napatahimik naman si Jason dahil sa sinabi sa kanya ng pulis at napaisip siya dahil sa mga nangyari. Gusto niyang makita si Keisha pero iniisip niya kung paano nangyari ang galong bagay kay Keisha. Paano nangyaring laglag ang sasakyan sa bangin? Tanong niya sa mga ito at inintay ang sumagot ang mga pulis. Nagsisimula pala kami mag-imbestiga. Dalawa lang maaaring dahilan nito. Una ay dahil isang aksidente ang lahat. At pangalawa ay sinadya ang bagay na ito. Muling napaisip si Jason dahil sa sinabi sa kanya ng mga pulis. At napatingin sa kotse ni Keisha na sirang-sira na. Napakuyom naman siya ng kamao.
dahil kung sinadya iyon, ay hindi niya mapapatawad ang may gawa niyon sa babaeng mahal niya. Tumingin siya ng seryoso sa mga pulis na halos ikinalulok nila dahil lang isang araw lang ay nakikita lang nila sa lalaki sa telebisyon dahil kalat na kalat ang peking kasal nito sa buong mundo at sa mga balita. Based sa sinasabi ng lalaki ay nasisigurado lang totoo nga ang sinabi ni Jason sa TV na meron itong kasintahan at naaksidente pa. Do everything to find what happened behind it. Handa akong magbayad kahit na magkano para sa sagot na kinakailangan ko. Naiintindihan niyo ba? Napalunok pa sila dahil sa nakakatakot na aura nito at sunod-sunod na tumango. Umalis na agad si Jason doon at sumakay sa sasakyan niya. Mabibigat ang hakbang na kanyang ginagawa dahil sa nalaman niyang iyon. Hindi siya sigurado kung ligtas ba si Keisha kaya pupunta siya sa pinakamlapit na ospital na nandoon. Sigurado siya na doon dadalhin si Keisha. Habang nasa biyahe ay mahigpit ang kapit niya sa manibela at abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Dinadalangin niya na sana ay ayos lang si Keisha. Natanaw niya ang ospital at kaagad na nagpark sa parking lot. Bago lumabas ay kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Bumaba na siya ng sakyan at nagring na ang telepono. Lucas, gusto kong imbestigahan mo ang nangyaring aksidente kay Keisha. Find everything. Iyon lang ang sinabi ni Jason at pinatay na agad ang tawag na hindi na yan makasagot ng kaibigan. Kilala niya si Lucas at alam niyang gagawin nito ang lahat para makakuha ng sagot. Si Lucas ang siyang pinakamagaling sa mga impormasyon sa kanilang grupo. Kaya may tiwala siya dito, lalo na at kaibigan niya rin ito. Where's Keisha de la Torre? Seryosong sabi niya na ikinatingin sa kanya ng nurse. Wait sir, I'll check it first. Sabi ng babae na nagtipa sa computer nito. Nasa emergency room sir. Dumiretso lang po kayo dyan at saka kumanan. Agad na umalis si Jason at naglakad papunta sa sinabi ng babae. Pagdating niya ay nakasar pa rin ang emergency room kaya napaupo na lang siya sa upo na nandoon. Hindi niya alam ang iisipin niya at alalang-alala siya sa nangyari kay Keisha. Hindi niya kakayanin kapag hindi naging maayos ang paggamot kay Keisha. Wife, lumaban ka! Lumaban ka! Naramdaman ni Jason ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata at napatakip na lang ng mukha. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap sina Liza at Drew sa sala tungkol sa kasal na ginawa ni Clara habang nanonood ng TV. Ano bang sabi ni Jason? Nasaan yung Clara na makati na yun? Napatawa naman si Drew dahil sa tinawag ng asawa niya kay Clara. Well, kahit naman siya ay galit na galit sa babae. Noon pa man nabuntis si Keisha ay mas lalong kumulo ang dugo niya dito dahil lang mutik ng malaglag ang bata nang dahil sa kanya. Matagal na lang kilala si Clara. College pa lang sila ay baliw na si Clara kay Jason at ultimo pagpunta lang sa state ay nakabuntot ito. At si Jason naman ay patuloy pa rin na binabasted o mas tamang sabihin na sinusungitan si Clara. Pero hindi pa nito sumusuko. Obses na obses talaga ito kay Jason. Ang sabi ni Jason ay pinapahanap na si Clara. Bigla na lang kasing nawala matapos yung interview niya sa TV. Mukhang tinago ng daddy niya. Sagot ni Drew na ikinangisi ni Eliza. Dapat lang na magtago siya. Dahil kapag nakita ko siya, naku, kakalbuhin ko talaga yun. Honey, kumalma ka nga. Mamaya, ma-stress din si baby niyan eh. Sabi ni Drew at hinaplos ang tiyan nito. Isang kotse sa Tagaytay, nalaglag sa isang matrek na bangin. Pagmamayari ito ng isang dalaga na nagangalang Keisha de la Torre. Natigilan ang mag-asawa dahil sa narinig lang na balita at kaagad napalingon sa TV. Halos malaki ang mga mata nila na makita ang kanilang kaibigan na nasa telebisyon. Ang pictures nito at ang video ni Keisha sa mga ibang wedding na coordinate nito. Ang isang sikat na wedding coordinator
sa larangan ng negosyo. Siya ang nagmamay-ari ng kumpanya na De La Torre Company at mayroon ng maraming branch sa buong Pilipinas at expanded dito sa buong bansa. Agad na kinabahan ang dalawa dahil sa kanilang narinig at nakikita at hindi sila makapaniwala. Alam nilang nawawala si Keisha at nag-aalala sila dito. Pero ang malaman ang masamang balitang iyon ay abot-abot ang kaba na nararamdaman nila. Kasalukuy na sa ospital ang nasabing negosyante at wala pang balita dahil nasa loob pa rin ito ng emergency room. Halos hindi na huminga ang dalawa dahil sa kanilang narinig. Mayroon kaming isang witness sa kasama. Miss, maaari nyo bang ikwento sa amin ang nangyaring aksidente? Tanong ng reporter sa isang ginang. Oo sir, papalabas na kami ng Tagaytay. Dito kami dumaan dahil mabilis ang daan dito. Kaya lang, matarik talaga. Hanggang sa pagliko namin ay may narinig kami pagulong-gulong na kotse na iyon. At sa isang tabi ay nakita namin isang babaeng duguan. Nakahundusay sa sahig. Si Keisha De La Torre. Pagtatama ng reporter na ikinatango ng babae. Ah, siya nga! Agad kaming tumawag ng tulong para sa babae. Nakuha ang atensyon nila nang tumunog ang kanilang telepono kaya sinagot agad yun ni Drew. Si Keisha, na-aksidente! Bungat ka agad ni Lucas sa kaniya nang katatapos ng siya kausapin ni Jason na mga oras na iyon. Si Drew ang kauna-unahang tao na naisip niyang tawagan. Kapapanood lang namin sa balita. Anong nangyari? Sabi ni Drew na ikinatingin sa kanya ng asawa. Nagluluha na ang mata ni Eliza dahil sa nalamang pagkakaaksidente ng kaibigan si Keisha. Hindi ko po alam. Katatawag lang sa akin ni Boss at piniimbestigan ang nangyaring aksidente. Tinawagan kita para ikaw na magpaalam sa iba. Sabi ni Lucas na ikinatingin ni Drew sa TV. Hindi na kailangan. Sa tingin ko ay alam na nila. Binaba na ni Drew ang tawag na magpaalam kay Lucas. Agad niyang niyakap ang asawa at umiiyak na ngayon. Huwag kang mag-alala, ayos lang si Keisha. Pag-aalo ni Drew sa asawa. Pero patuloy lang itong umiiyak. Kaya niyakap na lang siya na mahigpit ni Drew. At hinayaan na umiyak ito. Mga ilang minuto lang ay may nagdurbel sa kanila. Kaya kagad na tumayo ang dalawa para tingnan kung sino iyon. Eliza? Iyak na sabi ni Jelay at kaagad niyakap ni Eliza at parehong umiyak ang dalawa sa isa't isa. Nagkatingin na ng dalawang lalaki. Napanood din namin sa TV ang balita. Pumunta kami agad dito. Malungkot na sabi ni Justin na ikinatango ni Drew. Totoo ang nasa balita. Ando doon si Jason kung nasaan si Keisha. Sigurado ako nag-aalala ang boss natin. Sabi ni Drew na ikinatingin sa kanya ni Justin at muling tumingin sa dalawang babae. Sa tingin ko, kailangan mo natin pakalmin ang dalawa bago pag-usapan ang nangyari kay Keisha. Sabi ni Justin, kaya tumango si Drew at inakay ang dalawang babae sa sopa at doon pinakalma. Niyakap lang nila ang dalawa hanggang kumalma na ito at huminto sa pag-iyak. Kumusta na sa kaya si Keisha? Sabi ni Jelly sa kawalan. Kailangan natin siyang puntahan. Sabi ni Eliza na ikinatingin sa kanya ni Jelay. Tama ka Eliza. We must go to her. Sabi ni Jelay at tumingin sa mga asawa nila at tumango naman ito sa kanila. Agad na nag-ayos ang mga ito at sumakay na sa kanikanilang kotse. At alam na nila kung saan ang ospital ang pupuntahan nila. Kahit pa na gabi na at ilang oras ang aabuti nila sa biyahe, ay wala silang pakialam basta makapunta sila sa kinalalagyan ng dalaga. Matagal ang nakaabang si Jason sa labas ng emergency room kasabay ng kanyang pag-aalala sa nangyayari sa loob. Panaydalangin siya na sana ay maging successful ang paggamot sa dalaga. Baliwala sa kanya ang ilang oras sa pag-aabang niya sa labas hanggang sa bumukas ito kaya dali-dali siyang tumayo. Dok, kumusta si Keisha? Agad na tanong niya dito at inilis ang doktor ang kanyang surgical mask. Maayos na po ang pasyente. Marami siyang natamong sugat.
at ang pinakamalala ay sa kanyang ulo, kaya tumama ito sa batuhan. May isasagwa pa kaming test ngayon at ililipat siya sa kanyang kwarto at maaari mo na siyang butahan. Sige, may iwan na kita, marami pa akong asikasuhin. Tinapik lang siya ng doktor sa balikat at umalis na ito. Sa sinabi ng doktor sa kaniya ay nakahinga naman siya na maluwag. Halos hindi niya alam ang gagawin kanina dahil sa sobrang pag-aalala at gustong gusto niyang pasukin ang loob ng emergency room para lang makita ang babaeng mahal niya. Makalipas lang ilang minuto ay nilipat na si Keisha sa kwarto nito, kaya kagad siyang pumasok doon. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay natigilan na siya sa kinatatayuan niya. Agad na tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Kitang kita niya ang maraming nakakabit na kung ano-ano sa katawan ng mahal niya. Hindi niya kayang makita sa ganoong kalagayan ng babae. Nanginginig ang kamay niya at nanlalamig. Pero naisip niya na swerte pa siya dahil lumaban ito. At ngayon nga ay maayos na ito. Iniintay na lang na magising siya. Dahan-dahan siyang lumapit dito at pinihida niya luha niya. Napatingin siya sa kamay ni Keisha at dahan-dahang nilapit ang kamay para hawakan ito. Muling tumulo ang luha niya nang mahawakan ang kamay ng mahal niya. Ang tagal niyang hindi makita at nahawakan ang kamay ng dalaga, at ngayon na nakita na ito ay nahawakan niya ito, pero tulog naman si Keisha at nakaratay sa hospital bed. Agad siyang napalunod sa sahig habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Keisha, at doon na siya tuluyang napaiyak. Wife? Tawag niya dito at tuluyang napagulhol. Hindi niya maatim na makita sa ganung kalagayan ang babaeng mahal niya. Sinisisi niya ang sarili dahil siya ang naging dahilan ng lahat ng ito. Obsessed na obsessed sa kanya si Clara at hindi niya alam na patagal niya pala itong nasasaktan. Wala siyang alam sa lahat, pero kahit saan mo tingnan ay siya ang punutulo ng lahat. Lumayo si Keisha dahil sobra siyang nasaktan sa mga nangyari. Patawarin mo ko, wife. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Iyak pa na sabi nito at pinaghahalikan ang kamay ng dalaga. Ang marinig mo lang sa buong kwarto ay ang tunog ng machine ng heartbeat ni Keisha, at ang iyak ni Jason na siyang sising-sisi sa lahat na nangyayari. Lumipas ang ilang minuto at kumalma na si Jason. Naupo sa upuan habang binabantay ng dalaga. Wala siyang balak iwan ito. Hanggat hindi ito nagigising ay hindi niya ito iiwan. Gusto niyang kapag nagising si Keisha ay siyang unang makikita nito. Ilang oras pang nagdaan na siyang dating ng kanyang mga kaibigan sa ospital. 12 AM na at agad na tinanong kung nasa ng room ni Keisha. Ilang minuto lang ay nakadating na sila at kaagad na binuksan ang pinto. Keisha? Sabi ng dalawang babae, at bigla silang naiyak sa nakitang kaanyuan ni Keisha. Habang napalingo naman si Jason sa nagsalita at nakita niya ang mga kaibigan nila. Agad na tumayo si Jason at lumapit ang dalawang babae sa kanilang kaibigan na si Keisha. Keisha! Huy! Ano ka ba? Ang pangit mo na! Gumising ka na nga para makapag-mall na tayo? Sabi ni Jelly kay Keisha habang umiiyak ito. Keisha! Hindi na kami magtatampo. Kahit hindi mo kami sinabihan sa pag-alis mo, basta gumising ka lang dyan. Sabi pa ni Eliza at umiyak ang dalawa. Hinayaan lang sila ng mga lalaki. Tinapik ni Nedro at Justin ang balikat ni Jason. Nang kumalma na ang dalawang babae ay naupo na sila sa sopa at doon sa may mini living room sa kwarto ni Keisha. Pinasadya yun ni Jason at talagang ipilagay niya ang dalaga sa pinakamamahaling kwarto, dahil ayaw niya na mahawa ang dalaga sa mga sakit na mayroon doon. Jason, ano bang nangyari? Tanong ni Jelay dito na ikinatingin ni Jason sa kanila. I don't know. I'm just finding her. I try to contact her many times, but it's out of coverage. I find her in the places
that we used to go here, but still is not there. Until I saw a plastic of Jollibee burger on the special place that we've been. I know she's there. Kaya agad ako umalis para hanapin pa siya. Hanggang sinubong ko ulit siyang tawagan, pero walang sumagot. At hinanap ko ang location niya. Doon ko nalaman na naaksidente siya. Mahabing sabi ni Jason habang nakatingin sa dalaga na wala pa ring malay. Magiging maayos din si Keisha, Jason. Huwag kang mag-alala. Pati kayong dalawa. Huwag na kayong mag-alala. Kilala niyo si Keisha. Matatag ang loob niyan. Sabi ni Justin na ikinatungo naman ng mga ito. Katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang napalingon sa kanila si Jason at nagtanong. Paano niyo nalaman ang nangyari kay Keisha? Tanong niya sa mga ito. Napanood namin sa balita, Jason, at sinabi din ni Lucas sa amin. Napatango naman si Jason dahil sa sinabi nila at muling naalala si Lucas. Alam niyang ginagawa nito ng paraan para malaman ang lahat sa likod ng aksidente na iyon at napakuyom na lang siya ng kamao. Gustong gusto niyang malaman ang lahat-lahat. May mga konklusyon na siya sa isip niya pero isinasantabi niya muna iyon dahil hinihintay na pa niya ang sabihing balita ni Lucas sa kanya. Jason, paano ang kambal? Sasabihin mo na ba sa kanila? Napalingon si Jason kay Eliza na magsalita ito at doon lang naalala mga anak. Dahil sa sobrang pag-alala ay nakalimutan niya ang anak niya. Pero umiwas lang siya tingin at muling tumingin sa dalaga. Ang akala nila ay hindi nito sasagutin dahil tumayo si Jason at nagpunta sa kinilalagyan ni Keisha. Nakamasid lang sila sa gagawin nito at maya-maya pa ay nagsalita habang hawak ang kamay ni Keisha. Hindi ko muna sasabihin sa kanila. Sabi ni Jason na hindi tumitingin sa kanila. Pero Jason, mami nila si Keisha. Karapatan nilang malaman ang nangyari sa kanya. At isa pa, alam kong kalat na sa balita ang nangyari kay Keisha. Sabi ni Jelay na ikinatingin sa kanya ni Jason. Alam ko, hindi naman nila agad-agad malalaman. Baka mga ilang araw pa bago malaman. Pero hindi pa sa ngayon kasi magulo pa. Lalo na at hindi pa maayos si Keisha. Ayoko na malungkot sila kapag nakita nila si Keisha na ngayon na ganito. Tayo pa nga lang? Di na natin kinayang aksidente? Paano pa kaya mga bata? Napatahimik naman sila dahil sa sinabi ni Jason at walang nagawa kundi ang tumango na lang. Tama ang lalaki na mas malulungkot ang kambal kapag nakita nila na tulog pa rin si Keisha. Napatingin si Jason kay Keisha na mahimbing pa rin natutulog. Wife, please wake up soon. I miss you. Kinabukasan ay maagang nagising ang kambal at sila ay papasok pa sa eskwelahan. Tumawag si Jason sa mama ni Keisha noong alas 4 ng umaga dahil alam niyang gising na ito sa ganung oras. Tulad ng plano niya ay hindi niyo muna papalam sa mga ito ang nangyari sa dalaga at mukhang wala pa rin talagang alam ang mga ito. Hindi din kasi sila pinanood ang balita ang kambal dahil nga bata pa sila. Nagpaalam siya na hindi siya makakauwi dahil busy pa siya sa trabaho na kinauwa naman ng ginang. Hindi pa niya nakakusap ang kambal dahil tulog pa sila ng mga oras na iyon. Lola, where's daddy? Tanong agad ni Stephanie na matapos sila mag-ayos at kakain na lang para sa kanilang klase. Hindi daw muna makakauwi ang daddy nyo dahil busy pa siya sa trabaho. Ako muna maghatid sa inyo, okay? Nakangiting sabi nito sa kanila. Hindi nila maiwasang malungkot pero sumang-ayo na din dahil naiintindi naman sila. Ah, ayos lang po Lola. Sana magkasama-sama po ulit kami nila mommy at daddy. Sabi pa ni Stephanie. Don't worry apo. Matatapos din agad ni daddy ang trabaho mo. At mahahanap na din si mommy at saka makakapagbanding na tayong lahat. Nakangiting sabi ni Ethan sa kaniya. Kaya tumango na lang din si Stephanie at kumain na sila.
Matapos lang ilang sandali ay sumakay na sila sa sasakyan at nagpatid sa school. Meron kasi silang on-call driver kaya ayos lang iyon at maayos silang nakarating sa eskwelahan ng mga bata. Masayang pumasok ang dalawa at bibong-bibo pa sa klase hanggang sa mag-lunch na. Nang matapos ay bumalik na agad sa room pero nagpaalam si Stephanie para pumunta sa CR. At nang siya ay matapos habang naglalakad ay may tumawag sa kanya. Hey! Pretty Stephanie! Napatingin si Stephanie sa tumawag sa kanya at nakita niya ang guard sa school na tumatakbo. Yes po kuyang guard! Nakangiti niyang sabi. Iyon talaga ang pinapatawag ni Stephanie sa kanya sa lahat ng nakakilala sa kanya. Dahil gustong gusto niya na naririnig na maganda siya. Pakibigay mo nga itong newspaper sa teacher mo. Kailangan daw niya kasi yan eh. Kailangan kong bumalik agad sa pwesto ko. Sabi nun sa kanya na ikinangiti ni Stephanie. At tumango dito at tinabot ang newspaper. No problem kuya. Ako nang bahala dito. Babay po. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa room habang pakanta-kanta pa siya. Malapit na ding magbell nang pumasok siya sa loob at napatingin sa kanya si Ethan na nakahinga ng maluwag. Inuurasan niya kasi ito sa labas at natagalan ito dahil nga kausapan niya ang guard. Binabayan talaga siya ng mabuti ni Ethan dahil mahalaga sa kanya ang kakambal niya at hindi niya hahayaan na may mangyaring masama dito. Mumuling bumalik si Ethan sa pagbabasa dahil sigurado siyang safe ang kambal niya, pero si Stephanie ay hakbang na sana at sasabihin na sa teacher niya ang tukol sa hawak niya, pero nakuha ang atensyon niya na mabasa ang apelyido ng ama niya. The Billionaire Jason Sapanta, Official Exposure Girlfriend Because of an Incident. Basa ni Stephanie sa nakasulat at agad nakaramdam ng kabang bata. Mabilis na binasa ang sinasabi sa balita at agad nabitawan ang dyaryo at nag-iiyak. Mommy! Napatingin sa kanyang lahat at agad napatayo si Ethan na makitang umiyak ang kambal. Lumapit siya dito pati ang teacher niya. Hey Stephanie! Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Alalang tanong ni Ethan pero umiyak lang si Stephanie. Hey pretty Stephanie! Don't cry! Sabihin mo sa amin ang nangyari. Calm down first! Sabi ng teacher sa kanya pero walang tulong sa nangyari doon. Napatingin si Ethan sa baba at nakita nito ang isang newspaper kaya kaganyan itong pinulot. Mommy got accident! Iyak na sabi ni Stephanie na ikinagulat ng teacher niya at agad napatingin kay Ethan na hawak nito ang dyaryo at gulat na gulat. Agad na hinablot ito ang newspaper sa bata pero huli lang lahat dahil nagsimula dito umiyak. Mommy! Iyak ng dalawa at pinapatahan naman siya ng mga guro nito. Pero ayaw pa nilang tumigil kaya tinawagan nito ang ina ni Keisha. Hello Mrs. De La Torre? May problema po. Iyak po ng iyak ang kambal dahil nalaman nila nangyari kay Keisha. Nagulat ang mama ni Keisha dahil doon, pero at the same time ay nagtataka siya. Anong nangyari? Tanong nito na kinakulot ng noon ng guro. Hindi niyo pa po ba alam? Naaksidente ang anak niyo sa Tagaytay. Agad na nabitawan ng ginang ang cellphone dahil sa sinabi nito. Alam nila ang tungkol sa pagkawala ni Keisha at hinahanap pa nila ito kahapon at talagang hindi niya inaasahan ang balitang iyon. Pero mas inaalala niya ang kanyang mga apo kaya agad siya nagpatid sa eskwelahan sa kambal kahit na siya inag-aalala para sa anak niya at sa mga apo niya. Ngayong alam na niya kung bakit hindi pa umiwi si Jason dahil sa nangyari kay Keisha. Pero alam niya na hindi siya pababayaan ni Jason. Mukhang alam na niya kung bakit hindi sa kanila sinabi ni Jason para hindi mag-alala kambal, pero nalaman pa rin nila. Nang makarating sa school ay naabutan niya na umiiyak pa rin ang kambal. At pulang-pula na ang mata ng dalawa kaya kagad siya lumapit dito at niyakap ang dalawa. Lola! Si Mommy po! Sabi ni Stephanie kaya hinagod lang nito ang likod ng dalawa. Nakipag-usap siya sandali sa teacher
at pinayagan na silang umuwi dahil iyak ng iyak ang kambal. Nang makarating sa bahay ay tahimik na ang dalawa, pero maya-maya pa ay umiyak na naman. Mga apo, tahan na. Kapag nalaman ni mami at daddy nyo na umiiyak kayo, malulungkot sila. Sige kayo. Pagbabanta nito sa kanila na kinatahimik nila dahil ayun lang nalulungkot ang parents sila. But lola, is mami okay? Sabi ni Ethan na kinamuntong hininga naman ang ina ni Keisha dahil kahit siya ay hindi niya alam. Hindi din alam ni lola apo. Sabi nito at niyakap ang dalawa. Natahimik sila sandali hanggang sa nagsalita muli si Ethan. Puntahan natin si mami lola. Kuya is right lola. Puntahan natin si mami. Pagsang-ayon pa ni Stephanie at nag-aalilang ang pang-ina ni Keisha, pero kalaunan ay pumayag na din dahil gusto niya ding malaman kung ano ang kalagay ng anak niya. Alam na niya kung nasa saan ang anak dahil nabasa na niya ang laman ng newspaper. Nabasa rin ang kambal kaya hindi na sila mahihirapan pa. Nagpatid ka agad sa ospital sa kinalalagyan ni Keisha. Makalipas pang ilang oras ay nakatulog na ang mga bantay ni Keisha sa kanyang supa, habang si Jason ay nakupo sa tabi niya at hawak ang kamay nito. Tinititigan lamang niya ang dalaga at gustong gusto niya makita ang babae na magmulat ng mata. Magdamag silang gising at iniintay na magising si Keisha, kaya wala silang tulog hanggang si din nila kinaya. Kakaintay ni Jason na magising si Keisha ay hindi na rin niya kinaya at tuloy itong nakatulog sa kanyang inupuan at nakapatol ang ulo nito sa hospital bed. Habang nasa kalagitnaan silang lahat ng pagpapahinga ay siyang galaw ng kamay ni Keisha, at dahil nga hawak ni Jason ang kamay nito ay naalimpungatan siya. Wipe! Nasabi niya habang nakatingin sa kamay ni Keisha at agad na tumingin sa dalaga. Agad siyang napatayo at hinawakan ang ulo nito. Nakita niyang unti-unti nitong idinilat ang kanyang mga mata. Wipe! Gising ka na! Tuwang-tuwang sabi niya na ikinagising ng iba, at nakita nilang yakap-yakap ni Jason si Keisha, kaya agad silang tumayo at lumapit doon. Wipe! Finally! Nagising ka na! Tawagan niyo yung doktor! Sabi ni Jason, at agad lumabas si Justin para tawagin ito. Keisha? Naririnig mo ba kami? Nakikita mo ba kami? Kilala mo ba kami? Sabi ni Jelay na kitanggap niya ng palo mula kay Alaysa. Sira ka talaga, Jelay? Malamang. Dilat nga ang mata, diba? Hindi naman kulang-kulang si Keisha. Sabi ni Alaysa na ikinailing na lang ang dalawang lalaki at muling tumingin kay Jason. Wipe, salamat at gising ka na. Nag-aalala ko sa inyo sobra. Patawarin mo ako. Sabi ni Jason dito at hinahalikan ang pising nito. Ngunit napansin niya na hindi ito sumasagot. Kaya napatin muli siya sa dalaga. Nagtataka siya kung bakit hindi ito sumasagot sa kanya. Wipe, anong nangyayari sa iyo? Kinakabang sabi ni Jason, at kahit ang iba ay kinakabahan din at nag-aalala para sa dalaga. She needs water. Napalingon sila sa nagsalita at nakita nilang doktor. Ang doktor na rin ang siya kumuha ng tubig mula sa desk. Matagal na natulog ang pasyente, kaya tubig ang una ang kailangan. Ibinigay nito ang tubig kay Jason at ipinom niyo ito kay Keisha, na ikinaginhawa ng dalaga. Nagpapasalamat siya dahil may isang taong nakakaintindi sa kanya dahil hindi siya nakakapagsalita sa panunuyo na lalamunan niya. Salamat, Habi! Napangiti naman si Jason na makapagsalita na si Keisha at kaagad na itong niyakap. Akala ko, iiwan mo na ako. Sabi ni Jason at di na nito mapigilan na mapaiyak. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Huwag ka nang umiyak, Habi. Sorry kung umalis ako. Patawarin mo ako. Hindi na mangyayari to.